Hog racer po ito sa Solsona, Ilocos Norte. Alamin natin kay James. James, good morning. Hello, James. Hello po, sir. Okay. Ikaw ba ay nag-aalaga ng mga baboy? Noon, kabayan. Noon? Ay, ngayon? Wala na kabayan kasi kinuha na nila yung mga baboy namin. Kinuha? Hindi pa pinapayagan na mag-alaga ulit. Hindi pa kayo pinapayagan na mag-alaga ulit? Hindi pa, kabayan, kasi sabi nila noon magbibigay sila ng DX para matesting kung nandito pa yung sakit. Pag di na matay, bibigyan kami ng pang-testing na DX. Pero di naman nagbigay. After 3 months, sabi nila noon, hanggang ngayon wala naman. Wala pa rin. Pero, yung bang pinangako sa inyo na babayaran kayo kapag kinal nila o pinatay nila yung mga baboy para hindi na kumalat ang sakit, nabigyan ba kayo ng bayad? May binigay silang 5,000 each bawat isang kabayan. Tapos iba yung insurance na sinasabi nila. Pero yung 19 na alaga ko, siyam lang yung nabayaran. O yung 10? O walang bayad kabayan kasi maliliit daw. Maliliit pero pinatay din. Opo, kabayan. Ay, sus. So wala ka ng alaga ni isa ngayon? Wala na kabayan. Lahat kami dito sa amin, barangay Malanteng, ay medyo yung mga taga sa medyo malaki sa amin, may natira din na baboy dito. Meron pa natira? Oo, kabayan. Hindi lahat kinuha sa buong barangay. Okay. Kami lang dito sa may medyo sentro. Oo. Pero marami ba dyan sa Ilocos Norte ang namatayan ng baboy? Opo, kabayan. Marami. Kailan pa yan? Kailan nangyari yan? Ano mga pecha? Mga June 20, ganun, kabayan. June 2020? 2021, kabayan. Ngayong year na to, June 20. Ah, 21. Okay. So marami. So ngayon wala na, hindi na kayo nakapag-aalaga. Ilan taong ka na nag-alaga ng baboy? Mga pa 8 years na, kabayan. 8 years? Ayun. Oo. Ngayon lang kayo nadali ng ASF? Opo, kabayan. Oo. Kaya yung ilang buwan sana ka namin, kabayan, kahit ganun na pinatay nila yung baboy namin, sinama sana kami sa insurance kasi nakakuha lahat yung iba namin kapitbahay na mga dalawa, tatlong baboy, limang baboy, ganun. Kaming mga maraming baboy, hindi kami binigyan ng insurance. Ah, okay. Yung ibang mga ilan-ilan lang, yun ang binigyan ng insurance? Oo, kami ng mga maraming bilang, kami yung mga hindi kinuha sa insurance na may nag-lapse kayo, sabi nila. Naku po. Dapat hindi kinuha lahat, sabi ko. Ang dami. Paano na, inutang namin yung mga pinapakain namin dyan kasi wala nang trabaho, kako, kaya sumugal kami sa baboy, kako nga eh. Oo. Ay wala na bang pangako sa inyo ang Department of Agriculture? Wala naman, kabayan. Sila daw yung nag-request pa ng additional budget na 461 million pesos na inaprubahan naman ng Pangulo. Pero sa kabila nitong milyon-milyon at bilyon-bilyon ang pinag-uusapan, ay marami pa palang hindi nababayaran mga magbababoy, James. Oo nga po, kabayan eh. Saka medyo hindi naman sa tapos na yung pagkuha namin nila sa baboy namin, pero dapat sinama kami sa insurance kasi nakakuha lahat yung mga ibang mga malalaking baboyan eh, walang insurance, hindi nila binigay yung insurance sa amin eh. Doon sana kami bababoy kasi malaki yung insurance. Ano ngayon ang hanap buhay mo, James? Nagtitinda sa maliit na store, kabayan. May sari-sari store ka dyan. Opo, kabayan. Okay. Sige, James, sandali ha. At si Mayor Joseph De Lara ng Solsona, Ilocos Norte. Mayor, magandang umaga po. Mayor, salamat po. Okay. Magandang umaga rin na kabayan, Noli. Ay, kamusta ho ba mga magbababoy nyo dyan talaga sa Solsona? Marami ba dyan magbababoy dati? Marami, kabayan, dahil yan ang mga livelihood ng mga kwan namin dito kasi mabilis na kumita yung mga tao. Oho. So, ito nga, masakit sa loob ko na ganitong nangyari dito sa amin dahil alam ko yung hirap ng mga nagbababoy, yung mga nag-aalaga ng baboy. Oho. Wala tayong magagawa dahil
may ano sa national government, they instructed us na pag na affected na ng ASF, oh, dapat makal yung ano. Oh, makal, mapatay. Oo, oo. Ginawa naman niyo. Para hindi na mag-spread. Wow, para hindi kumalat. Pero, oo nga, kaya yung hirap na hirap na kami dito dahil as of now, nung November 19, meron pang ano, meron pang admin medical na mga November 19, ito lang ang taong ito, meron pang nahabol na nakal. Itong buwan na ito, wow, kabayan. Meron pang hinabol. Oo. Kaya hirap na hirap na tayo dito kasi ito na lang ang yung mga ginagatawan ng mga taga agriculture natin. So, so yung mga baboy ho ba dyan ay saan dinadala noon? Sa pan, binibili ng mga meat vendors yung mga nagkuhan. Pero yung mga piggery naman na malalaki, yan, binibenta sa labas sa kabayan. Maabot ba ho yun sa Maynila? Yung isang kuhan dito, sa 9 Sihata, may sinusuplayan. Oo, kasi dito sa Metro Manila ay mahal ang baboy dahil nanggagaling pa raw po ng Visayas at Mindanao. Wala na raw baboy na nanggagaling ng Luzon. Ay posible pong tama yun dahil wala na nga magbababoy ang marami ng baboy ang nakal dito sa Luzon. Oo nga, kabayan. ang kwan namin dito, marami na ang affected na mga municipality. Nako. Na affected ng ASF. Hindi lang ho Solsona. Hindi lang Solsona, kabayan. Mm. Pero dito kasi, yung mga nauna, kami ang nauna. Ah, dahil okay. Yung kwan namin, ang kaya na-affected yung mga baboy namin dito dahil doon sa apayaw. Apayaw nang galing. Eh, alam mo yung apayaw mas mataas sa amin. Oho. Kaya, kwan kabayan, alam mo, yung ilog, yung river, oo, na kwan, eh, siyempre, according to mga doktor ng kwan, veterinary army, pag kwan daw, yung may kwan sa tubig, doon na ano. Pababa sa inyo? Pababa sa amin. Oo. Dahil sumaba kami. Eh, ang mga nag-aalaga na nakita namin, nung una, pinaglilinis nila ng mga piggery nila. Oh, yung baboyan. Yung galing sa irrigation. Sa ilog? Sa ilog. So kaya naapektahan na yung mga baboy. Eh siguro yung mag-represento ang ating governor dyan o kaya lahat kayo mga mayor sa Department of Agriculture na tulungan yung mga magsasakang magbababoy na naapektuhan po ng ASF. Kasi ang sinasabi po ng DA, ang statement ng Department of Agriculture, nakatanggap daw sila ng mga request para bayaran nga itong mga naapektadong hog raisers amounting to 2.158 billion pesos. Ang daming pera ng Department of Agriculture. At sa total na ito, 1.697 billion pesos ay sinasabing na ibayad na sa 48,513 na farmer beneficiaries. Naku. Ay, naku. Huwag naman sana hong tama ang ating hinala na may corruption na naman dito. Kawawa naman ating mga magbababoy. Ay, paano, Mayor? Ganun na lang. Nakanganga na ho ng ating mga magbababoy diyan dahil walang tulong na nanggagaling sa Department of Agriculture. Yes. Meron namang kuan na tulong ng mga yang sa galing sa Department of Agriculture sa bayan na binayaran dito sa mga dito ho lahat eh. Office. Ang karamihan daw ng binayaran diyan yung mga malalaking magbababoy. Eh, itong si James ang kanya'y 19 na baboy ang napatay. Eh, 9 lang ang binayaran na tigpa 5,000. So, anong nangyari doon sa 10? Wala na. Oh, pero, kwan kabayan, hindi lang yung maliliit, pag yung backyard, kwan, backyard, figure, may nababayaran naman. Oh, nga, hindi nga ho lahat, hindi daw ho lahat mayor ng, ano, ng baboy nila nababayaran. Yun ang hinahabol nila dahil kinal na rin nila eh, pinatay nila eh.
Oo, kabayan. Oo, pero ngayon, Antoine, ngayon yata hindi pa rin nakakapag ano, nakakapag-alaga yung mga magbaboboy diyan. Hindi pa, kabayan. Opo. Okay. Mayor, maraming salamat po.